Ilang araw nang mahina ang kita ng repair shop ni Feed sa Camp 8, Baguio City. Binabakbak kasi ang harap ng kanyang shop para sa road widening. Ngayon, wala naman tayong magagawa. Kasi nga, ano ng government naman yan. Kaya ang gagawin na, maghintay na lang na matapos ito. Yung mga walk-in lang ang pumupunta. Dala lang nila yung pesa, pero yung mga sasakyan na gagawin na, hindi na namin gagawin. Ayon sa Baguio City District Engineering Office, apat na main road ang isina sa ilalim ngayong taon sa road widening. Dalawang area sa Cannon Road, isa sa Marcos Highway at isa sa Quirino Highway, Baguio Bawang Road. Isang taon ang palugit para tapusin ito, pero may posibilidad pa itong mapalawig dahil sa nalalapit na tag-ulan. Dati ay umaabot sa 5 sasakyan ang pwedeng ipark sa parteng ito sa labas ng kanyang shop. Pero dahil sa road widening, minsan ay wala na daw dumarating na customers. Kapag naman natapos ang kalsada at dinaanan na ng mga sasakyan, isa o dalawa na lamang ang pwedeng pumasok sa kanyang shop na kaya niyang gawin sa loob ng isang araw. Ang mga estrukturang sakop ng isinasagawang road widening ay matagal nang naabisuhan. Pinagbibigyan ng araw ang ibang hindi pa nakakapagpa-demolish. Dinayuan nila yung lote ng gobyerno, which pinakinabagan na naman nila ng so many years. We also give them consideration. One also reason for that, because siyempre, you will have to wait also with that for them to demolish, right? Diba? Yeah. Bigyan mo rin sila ng ample time na kuhan. So, three sections out of yung kuan, inuna namin muna mga yon. Tapos while waiting for them to vacate nung space na tatamaan nung structure. Sinigurado naman nilang mababayaran ang may-ari ng mga tituladong lote na masasakop ng widening. Samantala, asahan naman ang ilang scheduled power interruptions dahil dito. Ilang mga poste kasi ng kuryente ang kailangang i-relocate para sa widening. So kung mayroong mga ganun, we relocate those posts naman. Kaya lang, kung may nakikita kayo ngayon, kasi nga, na-widening na, tapos may nakikita pa rin kayo, yun nga yung iniiwasan natin, tinatiming natin, kasi mayroon naman sa amin, si Bineco, na kinukonsider, kagayanan, ang big consideration dyan is yung scheduling of power interruption. 193,459,000 pesos ang budget ng BCDEO para sa naturang mga proyekto ngayong taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.